Mga kaibigan, welcome sa aming channel. Dito ay ating pag-uusapan ng mga bagay-bagay na kahit kayo hindi nyo pa alam, kaya kung ikaw ay may katanungan, dapat may kasagutan. Kaya kung ikaw ay bago sa aming channel, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload videos. Ano nga ba ang internet? Ang internet ay isang malakop na computer network na maaaring gamitin ng publiko sa buong mundo, at pangkalahatang katagal ang isang internet para sa anumang magkakasamang magkakakabit na mga computer network na pinagkabit sa pamamagitan ng internet working, na ipapadala ang mga datos sa pamamagitan ng packet switching na gamit ang inayon na pamantayan na internet protocol o IP. Binubuo ito ng milyon-milyong pampribado, pampubliko, pampaaralan at pampamahalaan ng mga network na may lokal hanggang malawakang saklaw at pinagkakaugnay sa pamamagitan ng mga kawad na tanso, kawad na fiber optic, wireless na connection at iba pang teknolohiya. Dinadala nito ang mga iba't ibang impormasyon at serbisyo katulad ng electronic mail, online chat at magkakaugnay ng mga pahina ng web, ng World Wide Web. Noong 1969, nagsimula bilang ARPANET ang mga central na network na binubuo ng internet. Binuo ito ng United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA. Kabilang sa mga naunang pagsasaliksik na inambag sa ARPANET, ang gawa sa mga decentralisadong network, teorya ng pagpila at packet switching. Noong 1 Enero 1983, pinalitan ang Central Networking Protocol ng ARPANET mula sa NCP patungong TCP o IP, na siyang naging simula ng internet sa pagkilala natin sa ngayon. Noong 1986, isa sa naging mahalagang hakbang sa pagsulong ito ang paggawa ng National Science Foundation o NSF ng isang pamantasang backbone. Ang NSFnet, kabilang ang Usenet at Bitnet sa mga mahalagang magkakaibang network na matagumpay na nabigyan ng lugar sa loob ng internet. Sa loob ng dekada 1990, matagumpay na nabigyan ng lugar ng internet ang karamihan sa mga nakaraang umiiral na computer network. Nananatiling hiwalay ang ilan sa mga network katulad ng PIDONET. Kadalasang iniuugnay ang paglagong ito sa kakulangan ng sentral na pangangasiwa, na pinahintulutan ang fundamental ng paglago ng network, gayon din ang pagiging proprietary ng mga internet protocol na pinapalakas ang loob ng mga nagtitinda, vendor, sa pamamagitan ng ibang sistema at iniiwasan ng isang kumpanya na gamitin ang kapangyarihan na kontrolin. Ang internet sa ngayon, bukod sa hindi mapaniwalaan at masalimuot na pisikal na koneksyon na binubuo ng infrastruktura nito, binibigkas ang internet ng mga bilateral o multilateral na kontratang pangkalakalan, commercial, halimbawa peering agreement, at mga technical na detalye o protocol na sinasalarawan kung paano magpalitan ng mga datos sa ibabaw ng network. Hindi tulad ng mga lumang sistema ng komunikasyon, sinadyang binalangkas ang internet protocol suite para maging agnostiko na may pagkakakilala sa suportang pisikal na tagapamagitan. Maaaring magdala ng trapiko sa internet ang kahit anong pangkomunikasyon ng network, nakakawad man o hindi, na maaaring magdala ng digital na datos sa dalawang directions. Sa gayon, dumadaloy ang mga internet packet sa mga nakakawad na network katulad na tansong kawad, magkasuyong cable at fiber optic. At sa mga kawad na network katulad ng Wi-Fi, ito ang binubuo ng internet kapag sama-sama ang lahat ng mga network na ito na binabahagi ang parehong mataas na antas ng mga protocol. Nagmula ang mga internet protocol mula sa mga usapin sa loob ng Internet Engineering Task Force, IETF, sa kanila mga gumagawang pangkat na bukas sa paglahok ng publiko at ripaso. Nililikha ang mga komiting ito
ang mga dokumento na kilala bilang mga dokumento ng Request for Comments, RFCs. Naiakit ang mga katayuan ng ibang RFCs bilang pamantayan ng Internet, Internet Architecture Board, IAB. Ilan sa mga higit na ginagamit ng mga protocol sa Internet Protocol Suite, ang IP, TCP, UDP, DNS, PPP, SLIP, ICMP, PAP3, IMAP, SMTP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FTP, LDAP, at SSL. Ilan sa mga tanyag na serbisyo sa internet na binubuo ng mga protocol na ito ang email, Usenet, Newsgroup, pagbabahagi ng mga file, the World Wide Web, Gopher, Session Access, WAIS, Pinger, IRC, MAD, at MASH. Sa mga nabanggit na ito, malino na ang email at ang World Wide Web ang higit na ginagamit at marami na ibang mga serbisyo ang ginawa sa ibabaw na ito, katulad ng mga mailing list at weblog. Ginawang posible ng internet ang magbigay ng serbisyong real-time katulad ng radyong web at mga webcast na maaaring pasukin saan man sa daigdig. Hindi nilikha sa ganitong paraan ang ilan sa mga ibang tanyag na serbisyo sa internet, ngunit nakasalik sa sistemang proprietary sa simula, kabilang dito ang IRC, ICQ, AIM, at GNutella. Hindi ko alam kung Nutella yun o GNutella. Pasensya na kayo dahil hindi ko alam ibigkas ang GNutella. Maraming naganap na mga pagsusuri sa internet at sa kanyang kayarian. Halimbawa, natukoy na mga halimbawa ng Scale Free Network, ang kayarian ng Internet IP Routing at mga hypertext link ng World Wide Web. Katulad ng kung papaano kumakabit ang mga pangkalakalan commercial na mga tagapagbigay ng internet sa pamamagitan ng mga internet exchange point, kumakabit patungo sa mga malalaking subnetwork ang mga pangsaliksik na network katulad ng GEANT, Internet 2, GLORIAD. Binuo naman ito sa palibot ng halos tila mas maliit na mga network. Kultura ng internet. Mayroong malalalim na makabuluan ng epekto ang internet sa kaalaman at mga pananaw ng mundo. Sa pamamagitan ng paggamit ng keyword sa pananaliksik sa internet, gamit ang mga search engine katulad ng Google, milyon-milyon sa buong mundo ang may madaling nakakapag-search sa mga ito. Kumpara sa mga encyclopedia at traditional na mga aklatan, kinakatawa ng internet ang isang biglaan at sukdulang desentralisasyon ng impormasyon at datos. Ingles ang higit na ginagamit na wika para sa pakikipag-usap sa internet. Dahil sa pinagmula ng internet sa paglago ng ginagampanan ng English bilang international na wika at ang mahinang kakayahan ng isinaunang mga computer, natanggapin ang mga karakter liban sa kanlurang alpabeto. Lumago ng sapat ang internet sa mga nakaraang taon na makukuha sa karamihan sa mga sumusulong na bansa ang sapat na nilalamang katutubong wika para sa isang kapakipakinabang na karanasan. Sa internet, maaaring makipag-usap ang mga tao na may pambihirang kawilihan o kondisyon at makipagtulungan sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga pamamaraan na walang sagabal sa layo. Mga kasalukuyan at potensyal na mga suliranin sa internet. Maraming mga negatibong posibilidad ang paggamit ng internet kasama ang kapakipanganabang nito mula sa tunay na mga pag-aalala hanggang sa mga tabloid na pagkakalat ng mga takot. Pag-abuso sa bata, pornografiya, copyright infringement, mga virus, trojan, spyware, malware, pag-crack ng seguridad, hindi na usong teknolohiya, sariling pagkasira ng mga subkultura. Pagpasok sa internet, kabilang ang dial-up, landline, broadband, sa ibabaw na magkasuyong cable, fiber optic o tansong kawad at satellite sa karaniwang pamamaraan sa pagpasok sa internet sa bahay,
sa loob man ng bahay o sa opisina. Sa mga pampublikong lugar, kabilang ang mga aklatan at copy internet, sa mga lugar na ginagamit upang pumasok sa internet, kung saan may mga computer na may connection sa internet, maaari din pasukin ang internet sa mga iba pang publikong lugar. Katulad sa bulwagan ng paliparan, minsan ang paggamit nito na sandali habang nakatayo, maraming mga kataga ang ginagamit katulad ng public internet kiosk, public access terminal, web, payphone. Binibigay naman ng wifi ang walang kawad na pagpasok sa internet. Kabilang sa mga hotspot na nagbibigay ng ganoong pagpasok, ang mga copy wifi kung saan kailangan magdala ng isang gumagamit na sarili niya kagamitan na walang kawad katulad ng laptop o PDA, cellphone. Maaari na walang bayad ang mga serbisyong ito, libre sa mga mamimili lamang o may bayad. Hindi limitado ang isang hotspot sa isang lokasyon lamang. Maari na nasa buong campus o parke ito, kahit na nasa mga kasalukuyang lungsod. Kung nasiyahan kayo sa inyong natuklasan, don't forget to share this video para lahat tayo nakakaalam. Kung ikaw ay may katanungan, subscribe na sa aming channel at comment down below ang iyong katanungan at aming sasagutin. Maraming salamat sa panonood.